Sa akin, it's panahon ng resurrection. Talaga, sa totoo. Like, ito yung panahon na kita mo, everyone's excited to get into show business, everyone's excited to produce. So I think we're approaching the golden age. Direk, ano, bilang nasa showbiz ka ulit, eh, sabi nila, ang industry natin is dying or dying na. O, dying na. Dead. Whatever, dead dying, na. Dying, dying, dying. Dying ba o dead? Hindi naman. Ano ang opinion mo to? Sa akin, it's panahon ng resurrection. Talaga, sa totoo. Like, ito yung panahon na kita mo, everyone's excited to get into show business, everyone's excited to produce. Ang daming, nakita niyo po yung lineup ng GMA at ABS, iba na yung material. And yung Viva yata, dumoble o trumible yung pinaproduce. There's so many young directors, young actors, young writers, new producers. So I think we're approaching the golden age. Hindi, pero sabi nila, di ba? Para may bagong buhay, may kailangan mamatay. No? Siguro yun na nga nangyari sa atin ng pandemic. Ang dami nating mga kasamahan, tayo mismo. We had very few projects. Pero siguro ito na nga yun. No? Ito na yung period of resurrection. Nag-culminate na lahat ng masasamang bagay ng pandemya. No? At ngayon, I think it's such a, we have such a, an opportunity not just to para hindi lang ibalik kung nasan tayo dati, hindi lang yon, pero talaga ipakita sa mundo kung ano yung kaya natin. Yeah, pero China, parang ano, yung view rin namin, such believer kami na, as long as people are bored, there will be a place for what we do. So never siyang mawawala. Yung binibigay natin entertainment, hope, pag-asa, kasiyahan, never, will never, ano. Yeah. Sana mag-kickstart nung MMFF yung 2023. Diba, we want a lot of movies in 2023. Ayaw natin yung may isa dito, may dalawa dyan. Parang gusto ko sana, first quarter, lahat tayo, mga gawin ng pelikula. So sana. Sa, ano ba, Direk, may papasa mo ba sa batas? Can you do something about our industry na magbe-benefit lahat na maisa sa batas? Yung ganun. At paano ba yun? Yeah, I think marami. Maraming pwede gawin. Sa galing lang kaming Singapore, doon may mga pinaproduce at may ginagawang show na ang intention, hindi kumita kung hindi mapanood ng tao. So, ibang pananaw din. No? So, ginagawa rin yan sa Europa, sa ibang mga bansa, na yung subsidiya, hindi para kumita. Kasi may mga show, may mga bagay. Kunyari na lang ako, big fan ako ng General Luna. Gusto ko rin gumawa ng period. Ang dali maghanap sa Nat Geo at sa mga Hollywood ng mga kwento ng mga Amerikano, mga Banyaga, mga historical figures. Sa atin, iilan lang. Kailangan ba may mamumunan na privado? Kailangan ba kumita para gawan natin ng magandang kwento ang buhay ni Mabini, Andres Bonifacio, Lapu-Lapu? Tingin ko hindi. So may mga bagay I think that the government should look at financing. Iba ho yung insentibo sa mga producer. Yes. Parang lahat ng mga negosyante, no? Lahat ng mga klaseng negosyante, maganda yan. I-encourage natin yung industriyang yan. Pero iba yun tingin ko dun sa mga, may ilang mga bagay na kailangan yung gobyerno, nakikita nila importante, pondohan nila. Yun yung isa. Pangalawa is, what they're doing now. I think ang daming nagawa noong panahon ni Pangulong Duterte na pinapatuloy ngayon. Ako, I'm a believer that, you know, Direk Paul working with Sir Tirso sa FBCP, I think they can do a lot of special things. And nung nakita namin sa Singapore na yung ABS at GMA magkatabi, pinapalakpakan ang isa't isa at nasa isang entablado, kami ho yun, and GMA and ABS. Ang kalaban India, Korea, Australia, parang sabi ko, ano nga, we're turning the corner kasi alam na natin magkakampi tayo. Ang dami nyo na ngayon sa politics, iba direkto. Ano sila Robin, ano si Jingoy, sana they can do something. Ngayon ito yung sinasabi nyo. Kabado ka ba sa first venture ni into producing an MMFF movie this year? Yes, I think may halong kaba. Lahat kami, Direk Shugo, Direk Philip, yung mga artists namin.
Pero sa isang banda, we were so proud of our movie. Alam namin napakaganda ng pelikula. Great performances, technical na aspeto. We're so proud with the partners. We have talagang ang galing lumikha ng Pilipino, and something that I know will be very proud of. Lahat tayong mga kapwa Pilipino. Meron akong international screening yung pelikula mo namin, pero bago pa nun, gusto mo namin mapanood ng mga kababayan mo natin. So it's going to be shown in theaters in the US, in Canada sa ngayon. Pero mas masaya ko kami kung panoorin siya ng mga kababayan natin. So itong MMFF, sana pagkatapos nyo tumawa o umiyak, sana mabigyan nyo ng pagkakataon yung napakagandang pelikula na Mahimik ang Gabi na ginawa ni Direk Shugo Praico, Ian Veneracion, Evan Veralejo, Montan Piara.